Hi guys! Welcome back again sa aking channel. Welcome to Carful Vlog. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Maricar and welcome sa aking channel. And sana guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko and i-click na din yung notification bell para naman ma-update kayo sa lahat ng upload ko. And thank you so much sa mga nakasubscribe na at sa mga hindi pa, sana mag-subscribe na kayo. Thank you so much guys. And to this video guys, tatalakayin natin kung paano tumagal si Mr. sa kama. So mayroon taong hindi naaasiwa nito sa kwento na ito, ayaw nila ng ganitong topic. Kung naaasiwa kayo guys sa topic ko na ito, pwede naman kayo mag-skip, mag-another video na lang kayo guys. Kasi ang topic na ito, for adult only. Bawal to sa teenager guys ha. So, disclaimer lang guys, yung tips ko na to, syempre na-research ko na to, nandyan si Google, number one yan. Binasa ko na yan, at yung mga kunting kaalaman ko lang guys din. Disclaimer lang, hindi ako expert, hindi ako doktor, pero isi-share ko lang sa inyo yung kaalaman ko at na-research ko din. Kasi meron naman kasi tayo mga kababayan, mga makapag-Google. So, kung panoorin to nila yung video ko dito, makukuha sila ng tips kung paano tumagal yung kanilang mister at para mapaligaya ang kanilang misis sa kama. May panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo. Kasi ibibigay ko sa inyo yung mga tips na yun kung paano tatagal sa kama si mister. So, ang una kong tatalakayin, ang unang tips na yun guys. Ang first tip, kapag mabilis talaga lubasan si mister, ang una-unang first tip na gagawin mo, uminom ka ng Viagra. Yun ang number one tip guys para matagal sa kama si mister. Pero ingat lang kayo guys, kailangan pag bumili kayo ng Viagra, kailangan bumili kayo sa butika lang. Kasi marami tong mga pike na naglalabasan sa paligid-paligid lang, baka magbili kayo kung saan-saan, mapahamak pa yung health nyo or kalusugan ninyo. Kaya dapat bumili lang talaga sa butika ng Viagra. Yun lang guys, yung number one tips ko para sa mga lalaki dyan, sa mga kabaihan dyan, para naman yung hindi naman mabitin yung misis nyo. Kasi kadalasan talaga, minsan, yung ibang lalaki, mabilis sila labasan, nabibitin yung babae. Ang kalabasan nun, umiinit yung ulo ng mga kababaihan kapag ganun guys. So, ang tips na yun ay una is Viagra. Pero kung ayaw nyo naman mag-inom ng ano, meron naman na alternative na pwede nyong gawin para tumagal si mister sa kama. So, ang una, Viagra yan guys. Kung ayaw nyo yan, alternative tayo. At ang aking pangalawang tips para tumagal si mister sa kama, magpahinga ng mabuti. Bago kayo makipagtalik sa iyong asawa, kailangan nyo munang magpahinga, i-condition ang sarili, bawal ang pagod para masiyahan si misis kapag ginagawa nyo ang mga bagay na yun. Kaya dapat, yun sa mga lalaki dyan, bago kayo makipagtalik, kailangan relax ang katawan, hindi kayo pagod, at relax ang isip, walang stress. Yun, hindi matagal yun labas, matagal yun guys labasan yung lalaki kapag nakakondisyon yung katawan nila. Yun yung mga alternative lang guys kung ayaw nyo ng Viagra na number one tips ko. Doon kayo sa magpahinga ng mabuti. Yun ang number two tips ko na yan guys kung gusto nyong sundin. At ang isa din dahilan guys na kumbaga ibang lalaki kaya mabilis yung nalabasan, dahil din yon sa pagpupuyat nila. Isa din yon sa dahilan kung bakit hindi sila nagtatagal sa kama, dahil sa pagpupuyat nila. And tips number 3 guys. Yung tips number 3 ko guys, paligayahin ng husto si ang kapareha. Hanapin yon kung saan yung kiliti niya para magtagal kayo pareha sa kama. Ayun yung tips number 4 ko guys. Paligayahin ng husto ang kapareha para tumagal kayo pareho sa kama. Yun guys ha, yung hanapin yung kiliti ng kapareha at iwasan mo maging stress ka para naman hindi ka mabilis labasan. Kasi kapag stress ka, yun doon din yan mabilis labasan. Ang panglima nating tips guys, subukan ang iba't ibang posisyon sa pagtatalik. Yun guys yung ikalimang tips natin. Subukan nyo ang iba't ibang posisyon para tumagal
sa kama si Mr. At yung pang-anim natin guys na tips ay kailangan mong mag-ehersisyo. Kasi kapag nag-exercise ka, nakakatulong yan para matagal labasan yung lalaki kapag nag-i-exercise siya. At saka, ito ay very epektibo kapag laging nag-i-exercise yung lalaki at lagi siyang kondisyon yung kanyang katawan. Yun yung number 6 natin guys, yung pagka-ehersisyo niya. At tinuturing daw na gamot para tumagal sa kamay yung pag-i-exercise ng isang lalaki. At meron pa akong tips guys. Meron naman kasi nabasa ko sa Google, sabi ni Google, gumamit daw ng lubricant para makakatulong, para daw makatulong na mabilis or mabilis ma-ano yung ano ng lalaki para doon matagal siyang maka ano sa kama siya guys. Kaya gumamit daw ng lubricant. Hindi ko gaano iaano pero yung lubricant guys, sabi ni Google, pwede daw gamitin yung lubricant pampatagal sa kama din. Yun yung isa din, yung lubricant. At yung pang-8 ko guys na tips, huwag kang manggigil. Kasi kapag gigil na gigil ka, mabilis ka lang labasan. So, yung dapat yung gagawin natin, gagawin yung tips ng isa pa, huwag kang manggigil. Dapat dahan-dahan lang, huwag gigil na gigil. Dapat kailangan iwasan talaga ang labis na panggigigil. Kasi isa din yan sa reason kung bakit mabilis labasan yung lalaki dahil nanggigigil. Kaya iwasan yung paggigil para tumagal kayo. Yun ang tips ko, number 8. Kaya, sa mga lalaki dyan, yun lang yun guys, yung mga tips na binibigay ko sa inyo, yung kung wala kayong alam, kung kasi ang iba nagtatanong talaga na kung bakit sila ganyan, bakit yung mister nila, or ang lalaki, mabilis silang labasan. Huwag kayong mahiya guys magtanong sa mga expert, or sa mga marunong, or may alam ng konti, para naman ma-share naman nila, or ma-share naman kung ano yung kaalaman nila. Eh, huwag kayong mahiya guys, kasi meron talagang taong ganun, mabilis talaga sila labasan. Lalo na kapag, ang number 1, pag mabilis silang labasan, pagod. Number 2, stress. Number 3, nagigigil sa nasubrahan. Number 4, ay, ano tawag dun? Yung kulang sa pahinga. Kaya iwasan nyo yan guys, yung mga ganyang bagay, yung pagod, stress, puyat, yan, yun yung mga dahilan kung bakit mabilis labasan yung mga lalaki. Kaya ang gagawin nyo guys, sundin nyo yung mga tips na binibigay ng mga ahensya or binibigay ko na tips sa inyo yung 8 tips na yon para maiwasan, para tumagal naman kayo sa kama at mapaligaya nyo ang iyong mister. So, sana guys, sana may natutunan kayo sa aking video na senior sa inyo, sa yung kaalaman na is, and kung sa ayun pala guys no, kung sa tingin niyo pala guys kung nagawa niyo na lahat ng tips, ginawa niyo na yung mga alternative na hindi na kailangan uminom ng gamot, kung nagawa niyo na lahat guys at wala pa din, pwede naman kayong magpakonsulta na talaga sa doktor, baka may problema kayo sa kalusugan. Or sa ano, yung itong topic na ito guys, tungkol lang to sa mag-asawa or sa mga mag-girlfriend dyan na ganito nga ang problema. Guys, yung problema ninyo, yung ganyan nga ang problema nyo, mabilis kayo labasan or ano, magtanong na kayo, masumangguni na kayo sa doktor para mabigyan kayo ng tamang gamot para sa kalusugan ninyo guys. So, yun lang yung i-share ko sa inyo. Sinear ko sa inyo. Sana may natutunan kayo. At sa mga hindi pala sa mga naasiwa sa topic na tungkol na ganito, pasensya na kayo guys kasi ito realidad naman talaga to. So, kung naasiwa kayo sa topic na ito, mag next video ka na lang. And thank you pala sa mga taong nandyan palagi at nagsuporta sa akin. Thank you so much sa lahat-lahat. And thank you so much guys sa mga kaibigan ko dyan na laging nandyan. And thank you so much. And please, kung bago lang kayo sa channel ko guys ha, don't forget to subscribe, click the notification bell. And
give me a like and share kapag nagustuhan nyo ang video na ito. Thank you so much, guys. Hope you like my you like it and hope you enjoy watching my video. And please don't forget to share and like ulit. And thank you so much, guys. I hope nag-enjoy kayo. See you on my next video again. Bye-bye, guys. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye.